Medyo mahaba na balbas ko ah. Makapag-shave nga muna. Nine! Hitler! Alright! Tapos na! Ayan guys, tapos na natin mag-shave. Kung meron na sanang application sa cellphone na one tap lang, shave ka na eh. Pwede, di ba? Kaso, wala. Pero meron akong application sa cellphone na pwede natin magamit dito sa barko. So, welcome na naman sa bagong episode ng Seaman Life Hacks, ano? Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa smartphone applications na pwede nating magamit sa barko. Tama ang pagkakadinig nyo, smartphone applications na pwede nating magamit kahit nasa gitna tayo ng dagat. O di kaya, smartphone application na pwede nating mamonitor ang ating kikitain on board. At smartphone application na pwede magamit ng inyong mga mahal sa buhay para mapanatag sila sa lupa. Huwag na natin patagalin itong intro at simulan na natin ang ating usapan. Siya nga pala, ako nga pala si Ejo, at nandito ka ngayon sa Happy Makinista. Meron akong hinandang apat na applications para sa inyo. Ipapakita ko rin bawat isa kung ano-ano ang mga gamit nila. Huwag kayong mag-alala, ang mga apps nito ay libre. Available ito sa Play Store ng Google at Apple App Store. Isusulat ko rin bandang baba sa description para inyong ma-download. Una sa lahat ay Maps With Me. Ang cellphone application na ito ay isa siyang offline map. Pwede niyo siyang magamit kahit walang internet. Lalo na at mahirap para sa atin ang maghanap ng internet at kung meron man ay napakamahal. Kapag naka-download na ng app, makikita niyo ang buong mapa ng Earth. Pero kapag zoom in nyo siya sa Pilipinas ay wala kayong makikitang makakalsada. Dito na kayo ulit magda-download ng map content sa bawat bansa. Dahil offline siya, sa phone memory nyo siya masisave ang mga map contents imbis na magagaling ito direkta sa internet. Ang kagandahan nito ay hindi nyo kailangan i-download lahat ng bansa. I-download nyo lang kung saan kayo banda bumabiyahe. Gumagana din dito ang GPS ng inyong cellphone, kaya kung kayo ay mag-shoreleave, pwede nyo na siyang gamitin para malaman nyo kung saan kayo pupunta at hindi kayo maligaw. Susunod ay OpenCPN. Ito ay isang offline map din pero magagamit nyo siya sa gitna ng dagat or kapag malayo kayo sa isla. Malalaman nyo rin dito ang inyong ETA or Estimated Time of Arrival gamit ang inyong GPS sa inyong cellphone. Itap lamang ang help para malaman kung paano ito gamitin. Ang pangatlong app ay tinatawag na wallet. Ito ay isang fund management na app na kung saan ay mamomonitor nyo ang mga onboard pay na natatanggap nyo sa barko at mga expenses nyo katulad ng pag-shoreleave. Pagka-open ng app ay gumawa ng account para makalag-in at doon masisave ang inyong profile information. Siguraduhin na may internet kapag gumawa ng account. Since dollars ang sahod natin sa barko, ilagay natin ang USD sa currency. Hayaan lamang na zero balance ang inyong account dahil wala pa kayong matatanggap na sahod sa pagsampa. Tap lamang ang skip. Heto na ang kabuuan ng app. Kunwari ay sasahod tayo ng $100 sa barko. Tap lamang ang balance at ilagay ang 1,000. Makikita dito ang inyong balance.
Subukan naman natin ang maglagay ng expenses. Tap lamang ang plus at tap ang new record. Mapupunta tayo sa income and expenses window. Halimbawa ay nag-shorelift tayo at namasahe tayo sa taxi. Ang bayad natin ay $10. Ilagay natin ito sa transportation category na taxi at kapag natapos na ay itap ang check. Automatic itong mag-a-appear sa balance, cash flow at expenses structure. Magdagdag pa tayo ng mga expenses. So, nagdagdag pa tayo ng pag-shopping natin ng pagkain, damit, at padala na pera sa Pilipinas. Makikita nyo itong lahat na naka-breakdown sa expenses structure at last records overview. Mag-add na rin tayo ng example ng income. Tap ulit ang plus at ilagay ito sa income. Halimbawa, sumahod na ulit kayo sa susunod na buwan ng $100 ulit. Ilagay ito sa kategoring income at itap ang check. Ma-update ito sa lahat ng widgets sa inyong profile. Madami pa itong features, kayo na bahala mag-explore. Ang pang-apat at huling app ay para sa inyong mga minamahal, para malaman nila kung nasaan ang inyong barko ngayon. Ang tawag dito ay Findship. Itong app ay kailangan ng internet para makakuha siya ng impormasyon online. Pagka-open ang app, ilagay lamang ang pangalan ng inyong barko sa search bar. Halimbawa, TS Kapitan Felix Oka. Makikita nyo na nasa Manila Bay siya ngayon, kasama ang iba pang barko. Kapag zoom in nyo, malalaman nyo din dito ang details ng barko. Itap lamang ang barko at piliin ang details. So ayan na lahat ng apps na magagamit natin sa barko bukod sa camera, music, Facebook at iba pa. Kung meron man kayong gustong idagdag sa listahan ng mga apps ay i-comment nyo lang ng baba para makatulong pa sa ating mga kabaro. At kung meron kayong suggestions or di kaya katanungan ay PM o DM nyo lang sa akin or kung alin man sa paraan na gusto nyo. Hanggang sa muli, ako nga pala si Ezio ang nagsasabing, dagat, panganib ng dala. Tibayan ang loob sa bawat pagsuka.